Magandang umaga po muli sa bawat isa po sa atin. Sa umaga pong ito, nais ko pong dalhin po sa inyo ang isa pong mensahe na pinamagatan po nating A Call for Commitment. Yung panawagan po na tayo po ay mangako, magtalaga. Sapagkat ngayon po ay Commitment Sunday po natin, kaya po ang ating pong message ay in line with our Commitment Sunday with the message A Call for Commitment. Itong mensahe pong ito ay nagbibigay po ng diin na tayo po sa bagong taon ng 2022 ay magkaroon po ng recommitment, hindi lamang po sa maraming bagay, higit sa lahat tayo po ay magkaroon ng recommitment with our God. So we would like to start this year, 2022, ano po, napaka-fresh at napakabago pa po ng 2022. We are just on January 9, ano po. So, 9 days pa lamang ang lumilipas ngayong 2022 and we would like to make our commitment to God rekindled, no po, sa bagong taong ito. Kaya po, with that, samahan po ninyo ako sa maikling panalangin. Let us pray. Father in heaven, let your word to be heard, to be preached this morning, O God, created transformation, Lord, in our lives, O God. Let the power and the light of your word be among us, O God. Let the Spirit move this morning, O God, so that our commitment, O Lord God, will be rekindled, O God, as a result of our encounter with your word, O God. Let these people, O God, who have made priority, O God, to join our service, our commitment Sunday, O God, experience your mighty move and your mighty touch, O God. Let your servant be hided in your back, O God, so that your word and your message alone, your name alone, will be lifted up in our midst. We ask this, Lord, through our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Sabi po ni Jim Rohn, motivation is what gets you started, but commitment is what keeps you going. So, dito po sa quote that we are quoting, yung pong relationship ng motivation and commitment ay pinapakita po sa atin. For example, this 2022, marami po kayong personal plan, marami po kayong mga special prayer, I guess you made resolution for 2022. At itong mga special plan, special prayer, special resolution that we have made is something that motivates us to start the year. But on the other hand, ang usapin po ng commitment, yung bang magpapatuloy ka, magtsatsaga ka, you're going to persevere and endure for your plan, for example, for your special prayer, for example, for your resolution. So it is the commitment that will keep you going to what you would like to accomplish on the things that you have started. Motivation gets you going, starting, but commitment, it what keeps you enduring and persevering. Kaya mainam po na maintindihan po natin ang salitang commitment sa umaga pong ito. Ito pong ngayon pong last year, no, 2021, mga magulang at kapatid, hindi po ba ginanap po ang Miss Universe? Okay? Ito po ay ginanap po sa bayan ng Israel, no? At ang nag-uwi po ng corona, walang iba kundi si Miss India. In fairness, no, napakaganda po ni Miss India, no? Yung ating pong pangbato, si Bea, got only top 5, no? So talaga napakaganda po ni Miss India and she bagged the Miss Universe crown last year, 2021, which was held in Israel. Now, backward po tayo ng konti. 2015, ang nakakuha po ng corona ng Miss Universe, walang iba kundi po ang ating pong kababayan, wala pong iba kundi po si Pia Wurzbach. Tama po. 2015, she was champion, no? She got the crown for Miss Universe way back 2015. Pero alam po ba ninyo, mga magulang kapatid, ito pong si Pia Wurzbach ay meron po siyang talagang commitment. She understood what commitment is all about. Let me explain why, no?
2013, sumali po siya sa Binibining Pilipinas Beauty Pageant locally, di po ba? Now, she has to win the Miss Universe sa Binibining Pilipinas Beauty Pageant upang she could represent us, no, sa global competition. But she never won. I think she was first runner-up lang ng 2013. But she understood what commitment is all about and desiring to be Miss Universe globally. On the following year, 2014, sumali po ulit siya sa Binibining Pilipinas Beauty Pageant. Sad to say, she never won again. In fact, top 15 lamang po siya. So again, her desire to represent Philippines for the Miss Universe International did not materialize. Talo po ulit siya. But she understood what commitment is all about. She keeps on going and persevering until this desire of her should realize. And finally, 2015, lo and behold, she got the Miss Universe crown doon sa Binibining Pilipinas Beauty Pageant. Now, she had this authority and power to represent our country dahil siya po ang tinanghal na Miss Universe locally. And lo and behold, by 2015, she was crowned as the Miss Universe. Kilala-kilala po natin si Pia Worsbach. Diba? Yung merong beauty at meron din pong heart, hindi po ba? So, mga magulang at kapatid, napakahalaga po ng commitment. Now, at the end of the day, above all else, no, nakakaroon po tayo ng commitment sa ating mga plan, prayer, and resolution this 2022. But let me encourage you, let me have your attention. Above all else, ano po, we have to recommit to God this year. Amen. Kailangan po nating muling italaga ang ating pong mga sarili, higit sa lahat sa ating pong Panginoon. We are not just recommitting ourselves to our plan, to our prayer, to our resolution, but more than so, we are recommitting ourselves unto God. Now, let me provide you four aspects on how we're able to recommit ourselves back to God. This year, 2022, let us recommit ourselves to God. Ipagkaloob mo muli ang iyong sarili sa ating pong Panginoon. Let me ask you this question. If you're going to grade yourselves last year, 2021, in terms of self-commitment, ano po kaya ang inyo pong grado? Ito po ba ay pasang-awa? Ito po ba ay bagsak? Ito po ba ay just above the average, your grade last year, 2021, in terms of self-commitment? Ang hamon po sa atin ngayong 2022, eh siguro naman, dapat po nating itaas yung ating grado ng ating pong self-commitment. Now, here's the key verse for this first point to be found in Romans chapter 12, verse 1. It says, "Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer or to recommit yourself, your bodies, as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship." Sa mga talata pong ito, dapat po nating maintindihan when we recommit or offer ourselves because we are motivated by the saving grace of God. Pinupunto po ng talatang ito na ang ating pong motivation kung bakit tayo po'y magtatalaga ng ating mga sarili dahil nasumpungan po natin ang pagliligtas, ang biyaya at ang kabutihan po ng Diyos. So it's the saving grace of God motivates us this year to make self-offering. We are recommitting ourselves to God this year because in the first place, you and I have experienced the goodness, the grace, and the greatness of God. So ito pong ating mga katawan that was redeemed by God, ang sabi po ng talata, ialay mo. You as the worshiper, your body had been redeemed by Jesus. Ito po ay i-commit po natin sa Panginoon. Unlike in the Old Testament,
ang isang worshiper when he come to the temple, ito pong worshiper may daladalang animals as his or her offering unto God. Pero sa talatang binasa po natin, mga magulang kapatid, ang katawan po nating tinubos po ng Diyos, ang sarili po natin, ang pagkatao po natin, ito na po ang mismong inaalay po natin. To give us an impression, self-offering is something that we need to do as a redeemed people. At sa talatang ito, yung pag-offer ng ating pong mga sarili sa Diyos had been described in three aspect. Unang-una po, i-offer o i-recommit natin ang ating pong mga katawan, ang ating mga buhay, ang ating pong mga sarili. First, as a living sacrifice. Ibig sabihin po, buhay na handog ang pagkakaloob po natin ng ating pong mga sarili. Ibig pong sabihin, we would like to make ourselves as instrument of the Lord, to be used of the Lord. Kapag we offer ourselves as a living sacrifice, ayaw na po natin na magamit o maging instrumento ang ating mga sarili ng evil and darkness. But we would rather would like to use and make instrument of ourselves for God's glory. Furthermore, we self-offer, at ang sabi po dito ay i-offer mo ang iyong sarili as holy. Ibig sabihin po, malinis. Ibig sabihin po, buo. So, iaalay natin ang ating mga katawan. Uncompromising dapat po ito. Unblemished po ang ating pong pagkatao at ating pong buhay. Hindi na po tayo lalakad po sa sin. Hindi na po tayo lalakad po sa kamalian, because we would like to commit or recommit ourselves unto God. We would like to make it holy, malinis at buo. Again, uncompromising na buhay, unblemished na katawan. And lastly, ang sabi po dito, when we offer ourselves unto God, it should be pleasing to God. Sa Tagalog po ay kinalulugdan po ng Diyos. Ang ating pong mga katawan ay kinalulugdan po dapat ng Diyos. Now, sa mga bagay na ito, kailangan po yung ating pong katawan ay pleasing unto God. Example, sa pananamit, ano po? Example po, sa paglalagay ng mga decoration sa ating pong mga katawan, ano, dapat po pleasing unto God. That's why this 2022, mga magulang at kapatid, let us recommit ourselves to God as a living sacrifice, holy and pleasing unto God. This 2022, hindi lamang po tayo mag-recommit of ourselves unto God. But more than that, we also would like to recommit our faith to God. Italaga mo muli ang iyong pananampalataya sa ating pong Panginoon. Now, let me ask you this question. Last year, 2021, what's the level of your faith unto God? Ito po ba ay malalim? Ito po ba ay mababaw? O ito po ay average lamang? What's the level of your faith last year, 2021? Ipinupunto po natin this year, 2022, iangat po natin yung level of our faith unto God. And the key verse for this point to be found in Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. In the wisdom literature, it tells us, trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your paths straight. Ito pong Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, itong mga talatang binasa po natin, tells us kung ano po ang ibig sabihin ng manampalataya sa Panginoon. So, we would like to recommit our faith to God, and Proverbs chapter 3, verse 5 to 6 tells us what faith to God is all about. Tatlong bagay po ang pinupunto ng mga talatang ito. First, having faith with God, it means you trust the Lord with all your heart. Nagtitiwala po tayo sa Diyos ng buong puso. If I recommit my faith to God, I will trust the Lord with all of my heart. By the way, kapag ka po binabanggit po ang salitang heart sa Bible,
Don't you know heart is the representative of our being? When we say heart, ito po ay kumakatawan ng kabuuan ng ating pong pagkatao. Having said that, ang magtiwala sa Diyos ng buong puso, nagtitiwala po tayo sa Diyos ng buong pagkatao. Nagtitiwala po tayo sa Diyos ng buong buhay po natin. Hindi lamang po tayo nananampalataya po sa Diyos na nasusulat. Hindi lamang po tayo nananampalataya po sa Diyos na sinasabi po lamang, but with all of our heart, sa kabuuan ng ating buhay at pagkatao, nagtitiwala po tayo sa Diyos. This is the kind of faith that we need to recommit this 2022. Idagdag pa po natin, when we trust the Lord, we do not lean on to our own understanding. Ibig pong sabihin, when we trust the Lord, we allow the ways of God to transpire, not in our own ways. When we trust the Lord in our lives, we allow the timetable of God to make happen, not in our own timetable. Problem is, we trust the Lord, pero minsan, sa kaparaanan at sa ating panahon, gusto po natin mapangyari mga bagay na pinagtitiwalaan po natin sa Diyos. But the kind of faith that we need to recommit this year is trusting the Lord's ways, not our own ways. Trusting the Lord's timetable, not our own timetable. Beyond our imagination, beyond our understanding, but we trust the Lord. Sinasabi rin po sa talatang ito that to trust the Lord, we trust the Lord in all our ways. We submit to Him. Napakalalim pong ibig sabihin nito ng pananampalataya. I trust the Lord with all of my heart, lean not in my own understanding. More than that, I trust the ways of God. Ibig sabihin, I'm willing to surrender to His perfect and better plan for me. It is but human for us to make plan, okay, make projection, make forecast, making goal. But if we truly trust the Lord, we will surrender to His perfect and better plan, perfect and better to our own plan. And we do recognize the Lord in all of our ways. Mga magulang kapatid, this Proverbs chapter 3 verse 5 to 6 is the kind of faith that we need to have, that we need to recommit this 2022. So, recommit your faith to God. Magtiwala ka sa Panginoon. Umasa ka sa Panginoon. Sa Diyos po tayo humawak. I watched a movie again this year, no po, early part of the year. Ito pong powerful movie na to sa Netflix. Ang title po ay Miracles from Heaven. It's a Christian movie. Yung pong bata po dito, yung pinakabida, si Anna, she was diagnosed na meron po siyang tinatawag na motility disorder. Itong motility disorder is a kind of rare disease ng ating pong digestive system kung saan hindi po nagfa-function po yung ating pong mga bituka, kaya hindi po natutunaw yung mga kinakain. Could you imagine magkaroon ka ng ganong karamdaman? What goes inside of you, whether liquid or solid food, magstay lang po sa sikmura at hindi po matutunaw. Napaka-painful po nun. She was just about 10 years old, itong batang ito. And because of that, her mother almost lost her faith. Nawala na siya ng pananampalataya. This tragedy, itong karamdaman na ito ng kanyang anak, na rare to be healed, caused her to lose her faith. But because of the miracle that transpired sa buhay ng kanyang anak na si Anna, you watch the story, napakaganda po nun. You watch the movie. She regained back her faith unto the Lord. Let me have your attention. Listen carefully. Maybe last year, may mga bagay po na nangyari po sa buhay po ninyo that causes you to weaken your faith. That causes you to think twice about your faith. But this 2022, recommit your faith to God.
humina man ang pananampalataya mo, may mga katanungan ka man sa pananampalataya mo last year, but this 2022, mga magulang kapatid, muli po nating italaga ang ating pong pananampalataya po sa Diyos. Let's move forward. This 2022, hindi lamang na we recommit ourselves to God, hindi lamang po na we recommit our faith to God, but also we would like to recommit our first love to God. Ibalik mo ang iyong unang pag-ibig sa Diyos. Uulitin ko, ibalik mo ang iyong unang pag-ibig sa Diyos. Let me ask you this question. For the past year, 2021, how is your passion with God? How would you measure the depth of your passion to God for 2021? Kung ito man po ay lumamig, ito man po ay humina, ngayong 2022, pag-alabin mong muli ang iyong puso, pag-ibig sa atin pong Panginoon. Rekindle your first love to God. Rekindle your passion again to God. Recommit your first love to God this year. And the key verse that I'd like to share to you on this message, on this third point, is to be found in Revelation chapter 2, verse 4, that says, "Yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first." Let me provide you the background of Revelation chapter 2, verse 4. Ito po ay message ng Panginoong Jesus dun po sa church at Ephesus. In the whole context, ang dami pong magagandang puntos, ang dami pong magagandang pogi points ng church at Ephesus. Let me enumerate. Number one, sila po ay hard worker and talagang yung kanilang mga good deeds and social work ay very evident. Probably ang sipag-sipag po nila sa ministry, they were so active sa church. Another puntos at pogi points, no? They are persevering. Maaring may mga pagsubok silang nararanasan noon, yet nagpapatuloy po sila sa kanilang ministry, sa church, at sa kanilang faith. Kumbaga sa panahon natin, yung kahit may pandemya, nagpapatuloy po sila. They were persevering. Another puntos at pogi points po nila, they were uncompromising na simbahan. Hindi po nila kinukonsinte ang mga nagkakamali sa loob ng church. Wala po silang pagkonsinte sa mga makasalanan sa loob ng kanilang simbahan. Another puntos at pogi points ng church at Ephesus, they were able to prove those apostles that they were false. Naku, napaka-biblical, naku, napaka-theological po ng church at Ephesus. Pero meron po silang kaisa-isang kasiraan. Meron pong pagpupula ang Panginoon po sa kanila. Ano po yun? Nawala nila ang kanilang unang pag-ibig sa Diyos. Naging malamig ang kanilang puso at damdamin sa Panginoon. In other words, they fall out of love. How ironic na pwedeng sila ay hardworking, having good deeds, persevering, uncompromising, very biblical and theological, yet in the inside, ang kanilang mga puso po at pag-ibig po sa Diyos ay malamig at malayo na. They fall out of love. That's why ang hamon sa kanila ng Panginoon, they have to recommit their love unto God again. They have to repent and bring back the fire, their passion, their devotion, their heart unto God again. Ma-inlove po silang muli sa ating pong Panginoon. Naka-fist sign po ako. Nakita po ninyo sa video. Alam po ba ninyo sa science, the size of our fist o yung sukat ng aking kamao, ito rin po ang sukat ng aking pong puso. Tignan po ninyo yung kamao po ninyo. Mag-fist sign po kayo. That's the size of your heart. That's the size of your heart. Now, is your heart still big for God? Kung hindi na po big ang puso po natin sa Diyos, eh, ngayong 2022, let's recommit. Is your heart still on fire for God?
Kung hindi na po on fire ang puso po ninyo sa Diyos this 2022, let's recommit. Now, what are the signs kung ang isang Kristiyano po ay naiwala niya na po yung kanyang first love sa Panginoon? Let me share to you this material that I got in the Google. 1. A Christian lost his or her first love. They delighted in someone else more than they delighted in the Lord. Another sign, your soul does not long for times of rich fellowship in God's word or prayer. Baka wala na po ang pag-ibig po natin sa Diyos kung wala na po tayong kagustuhang manalangin at basahin ang salita ng Diyos. We might lose our first love to God when our thoughts and leisure moments do not honor the Lord. Party-party, pasyal-pasyal, ang mga plano at mga iniisip po natin do not bring honor to God. Mag-ingat po tayo. It's a sign that we might forsaken our first love. You make excuses for doing things that displeases the Lord, claiming to be only human. Nakagawa na nga po ng mali, nagmamalaki pa. At sinasabing, teka muna, tao lang ako, kaya nagkakamali din ako. When a Christian explain in that manner, when committing mistake, nakakatakot po yun. It's a sign of forsaking first love. Another sign that we forsaken our first love, you do not willingly and cheerfully give to God's work or to the needs of others. Ayaw mo nang magbigay, ayaw mo nang tumulong, baka wala na tayong puso sa Diyos. The sixth sign is, you become complacent towards sinful conditions around you. Okay na lang sa iyo, sa family mo, may gumagawa ng mali. Okay na lang sa iyo, sa iyong company, sa iyong school, sa iyong kapitbahay, may mga gumagawa po ng mga bagay na immoral. Okay na lang po sa atin. Seventh, you view Christ's commands as restriction to your happiness rather than expression of His love. Nagagalit na po tayo minsan ang mga utos ng Panginoon para bang restriction sa ating pong happiness rather than ito po ay paggabay po sa atin ng Panginoon. Mag-ingat po tayo. If this would be the case, we might lose already our first love. You strive for affirmation from the world rather than the approval from the Lord. Mas okay lang sa iyong ikaw ay bigyan ng parangal ng mundo kesa ikaw ay parangalan po ng ating Panginoon. You would like to please the world rather than pleasing to God. If this would be the case, baka nawala na po natin ang ating unang pag-ibig sa Diyos. You fail to make Christ or His words known because you fear rejection. Diba? Ayaw po nating ibahagi ang gospel, ayaw po nating mag-small group, ayaw po nating mag-share, mag-evangelism, kasi baka ma-reject tayo ng ating pong peer. And lastly, this is another sign, you are unwilling to forgive your offenders. We're struggling to forgive. Could it be a sign that you and I had lost our first love? Magpatuloy po tayo. This 2022, hindi lamang we recommit ourselves to God. Hindi lamang we recommit our faith to God. Hindi lamang we recommit our first love to God. But we would also like to recommit our service to God. Sabihin mo, service. Ipangako mong muli ang iyong paglilingkod sa Diyos this 2022. Amen. Now, let me ask you this question. Last year, 2021, how's your desire to serve God? How's your desire to do ministry? Ngayong 2022, mga magulang at kapatid, palalimin po natin muli yung ating pong desire, yung ating pong naisin na tayo po ay maglingkod sa ating pong Panginoon. And the key verse I'd like to share for this particular point to be found in 1 Peter chapter 4 verse 10 that says, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various
forms. Let me expound what this verse is all about concerning recommitting our service unto God. Alam po ba ninyo, all believers, ikaw na mananampalataya, ako na mananampalataya, are gifted. Hindi po natin pwedeng ikatwiran na wala po tayong kaloob o kakayanan upang ipaglingkod po natin sa Diyos. That's not true. You and I are gifted. Meron po tayong talent. Example, baka meron kang gift of teaching. Example, baka meron kang gift of leadership, baka meron kang gift of singing, meron kang gift of evangelism. You are very techie. You are gifted. In order for you to serve the ministry, to serve the church, to serve God, to serve people. At ang sabi po sa atin dito, pinamamanhik po sa atin dito, use it. Whatever gifts you are, gamitin mo. Teaching, leadership, singing, evangelism, you are techie. Huwag mong itago ang iyong talent and gift. Gamitin mo. Be faithful to the stewardship of all your gifts. Ibig sabihin, pagyamanin mo, palaguin mo ito. Mga magulang kapatid, gamitin mo ang talent, skill, and gift mo. Sapagkat ang purpose po nito ay para makapaglingkod po tayo sa tao. Upang ang ating pong simbahan ay lumago. If you are desiring for our church to grow and to be able to make impact to other people, let's recommit our service to God. Because in the first place, meron po tayong mga kaloob at kakayanan na pwede po nating ipaglingkod sa Panginoon. Gamitin natin. Pagyamanin po natin, palaguin po natin ito. Listen carefully. You recommit your service to God. One, join the ministry according to your gifts. If you have a gift of music, join the ministry. If you have a gift of teaching, join the ministry. If you have a gift of leadership, join the ministry. Kung sa ngayon ay meron ka ng ministry, this 2022, recommit that service and ministry to God. Lalo mo pang pagsikapan, lalo mo pang pag-igihan. Kung ikaw ay nag-lay low sa ministry last year, let me challenge you, muli mong pasiglahin ang iyong paglilingkod this year. Recommit your service unto God. Amen. And I will end up with this song as our response. Stay with me, ano po. A pleasing sacrifice.
Let us all pray. Hallelujah. Shall we pray? Hallelujah. Taas po natin ang ating pong mga kamay sa mga sandali pong ito. This 2022, we are recommitting ourselves to you, O God. We are recommitting our service to you, O God. We are recommitting our first love to you, O God. We are recommitting our faith unto you, O God. This 2022, Panginoon, ito po ang aming pagtatalaga. Ito, Panginoon, ang aming mga pangako. Ang aming unang pag-ibig, ang aming buhay, ang aming pananampalataya at paglilingkod ay muli po naming pagyayamanin at pagsisikapan, Panginoon, ang kaluguran mo, ang kaluwalhatian mo, ang aming pong naisin this 2022. We commit to you our family, we commit to you our service, our ministry, we commit to you our church, we commit to you, Lord, everything in our lives, O God. For 2022, we are committed to you, O God. This is our prayer of commitment. Amen and amen. Praise God. Sige po, ihanda na po natin ang ating pong mga emblems. Okay. Ihanda po natin ang ating mga emblems. Not makita ko po kayo sa video. Nakahanda na po ang ating pong juice, biscuit, or tinapay. Nice po natin gawin ang Holy Communion in line with our commitment Sunday. Tatlong bagay po ang nais po natin. Una, sa ating pong pakikibahagi sa banal na hapunan, we are reconfirming our faith to the Lord that He is our God, that He is our Savior, that He is the Lord of our lives. Pangalawa po na intention po nating makibahagi sa banal na hapunan ay we are rededicating ourselves to God. May kibahagi po tayo sa banal na hapunan dahil nais po nating muling italaga ang ating pong buhay at pagkatao po sa Diyos. Praise God. And finally, our intention to join the communion because we are requesting God for the healing of our body, for the renewal of our spirit. Three point of view I'd like to share before we partake the emblems. First, we're looking backward because we are remembering the cross where Jesus laid down His life for the forgiveness of our sins, for our righteousness and eternal life. Secondly, we're looking at the present because you and I are celebrating the faith and the fellowship we have with one another. And we're looking forward for the sure return of our Lord Jesus Christ.
Tas po natin ang biskwit o tinapay. Ito po ay simbolo ng katawan ni Kristong nabayubay at inialay para po sa ating kagalingan at kaligtasan. Sabay-sabay po natin kanin. Itaas naman po natin ang saro. Ito po ay larawan ng dugo ni Jesus na kanyang itinigis at ibinubo sa katubusan ng ating pong mga kasalanan. Sabay-sabay po natin inumin. So, for whenever we eat this bread and drink this cup, you and I are proclaiming the Lord's death until He comes.